What's up mga chong, here's your boy Brian O'Jill back in here again and again and welcome to another vlog. And today mga chong, is pag-uusapan natin is regarding sa gulong. So sasagutin natin yung mga katanungan nyo regarding sa gulong and kung ano yung pinaka-best na gulong para sa motor nyo. Okay! So maraming variant ng gulong mga chong. Nandiyan yung una sa lahat yung tubeless saka yung interior. Mostly ng mga motor ngayon na tubeless na mga chong. And then at the same time, pag-uusapan natin kung para saan ba yung mga guhit na nakikita nyo sa motor, yung mga tread na yan, kung ano bang dulot nyan sa motor nyo, kung ano bang silbi nyan. At the same time, ano ba yung klase ng mga gulong? Merong mga hard compound, soft compounds, yung hybrid na soft and hard compound na magkasama sa isang gulong. So yun, pag-uusapan natin yung mga yan. Okay? So mga chong, itong motor natin yung gagamitin kong model para dito sa vlog na to, okay? So unahin natin mga chong, itong motor na, itong gulong ng motor ko is stock tire. So ito ay hard compound. So yun nga, meron tayong dalawang klase ng gulong, which is yung hard and yung soft compound. So mostly mga chong, ng gulong sa market is naka hard compound yung stock na tires nila. Bakit? Kasi yung hard compound mga chong is 4 mile age para mas matagal yung buhay niya compare sa soft compound. So ibig sabihin, mas matagal mong magagamit yung hard compound na gulong kaysa sa soft compound. Yun yung advantage niya. Ang disadvantage naman niya mga chong is ang hard compound is mas madulas. Mas madulas siya compare sa soft compound na mga gulong. Yung mga soft compound na gulong mga chong is makikita niyo siya sa mga pang race track na motor. Diba? Yung mga ginagamit sa MotoGP, yung mga ginagamit sa Carmona race track, basta mga ginagamit ang racer mga chong is soft compound yon. Okay? So yun yung difference silang dalawa. Pero mga chong, meron tayong tinatawag na soft and hard compound. So ano yung klase ng gulong na yon? Yun yung gulong mga chong na yung gitnang part ng gulong is hard compound for mile age. Tapos yung gilid niya is soft compound. So bakit ganun? Syempre meron tayong mga riders na racing sa kalsada, sa Marilaki, yan, sa Caybiang. So para saan nila yung ganong klase ng gulong? So para magagamit nila yung gulong, 'di ba? Kapag nasa ride lang naman tayo, normal riding, daily riding. So masusulit nila yung hard compound na nasa gitna ng gulong. Tapos kapag Sunday ride sila, 'di ba? Pwede silang bumanking-banking. And at the same time, mga chong, yung soft compound is mas makapit siya sa kalsada kapag 'di ba, pag cornering, something like that. Pag bumabanking-banking kayo, mas tiwala ka dun sa soft compound niya. And at the same time, mga chong, yung hard compound na gulong is mas mabigat ng dihamak compare sa soft compound na gulong. So, yun. So, yun yung pagkakaiba ng dalawa na yun. And additional, mga chong, no, yung mga pang sports na tire is bilog na bilog yung gulong niya. Bilog na bilog. Bakit siya bilog na bilog? Kasi mas maasahan mo siya sa cornering. Kasi nga 'di ba, kapag nagko-cornering ka, nag-lean ka, so kailangan yung gulong mo is lalapat doon sa floor. Okay? Imaginein mo yung gulong mo flat, yung gulong mo pantay, 'di ba? Paano ka makakabanking noon? Paano ka makakalin noon? And then meron ding mga gulong mga chong na halos flat yung build niya. Halos flat 'to, hindi mo makikita ang bilog 'yan. Mga chong, may mga ganong gulong. So para saan naman yung mga gulong na yon? Yung mga gulong na yon is build siya for mga pang long ride. Yung mga usually mga nakaganon na gulong is yung mga cruiser bike, yung Harley Davidson, something like that. Yung mga ganon na bike mga chong. And so syempre mga chong, meron ding advantage at disadvantage yung dalawang klase ng gulong na yon. Yung flat na gulong at saka yung bilog na gulong. So yung flat na gulong, syempre mas stable yung motor mo sa pagmamaneho, sa mga long ride mo, mas stable siya. Tapos yung bilog naman, talagang pang race track lang talaga siya. Maasahan mo siya sa cornering. So yun yung pagkakaiba nilang dalawa. And at the same time mga chong, narinig nyo na ba yung regarding sa dual sports tire? Ito naman yung mga gulong na hindi naman totally na trail na tire siya. Pwede siya sa mga lubak, kaya niyang i-absorb yung mga ganon. And at the same time, pwede rin siya sa flat road.
So yun yung dual sports tire. Yung mga pang trail na tire naman, yung makikita nyo na parang box yung mga guhit nya, yung box yung mga guhit nya dito, yun naman yung mga pang bundok talaga. Usapan natin para saan ba yung mga linya ng gulong na yan. So hindi yan design lang, mga chong. So hindi lang yan design, hindi lang yan nilagay dyan para may forma yung gulong. So dito dumadaan yung tubig, mga chong, pagbaha. For example, umuulan. So mas maraming threads, mas maraming dadaanan yung tubig. Ibig sabihin nun, mas kakapit yung gulong sa basa or sa kalsada. Kaya kung mapapansin nyo, mga chong, yung mga sports tire, sobrang kokonti ng threads nila. Kasi hira lang naman, mga chong, na umulan sa karera ng mga motor. So yun. Saka mas makapit, mga chong, yung gulong kapag konti lang yung threads niya. Kapag tuyo yung kalsada. So yun. Kapag basa yung kalsada, mas madulas siya. Kapag konti yung threads. Kapag mas madaming threads, mas madaming dadaanan yung tubig. So yun. Yun yung purpose niyan, mga chong. Para sa mga nagtatanong, para saan ba itong mga guhit na to. And doon naman tayo sa size ng gulong, mga chong. Itong makikita nyo to, 140, 17, 9, sorry. 140, 70 sa 17. So yung 140, mga chong, ito yung lapad niya. Ito yung lapad niya. Yung 70, ito yung kapal. Ito yung kapal, 70. Tapos yung 17 naman, itong 17, yun yung size niya. Yung diameter. Tama ba? Diameter ba tawag doon? So yun, umuulan na. Pero tuloy lang natin itong vlog, tapusin na natin. So kung tatanungin nyo ako, mga chong, ano ba yung best tire para sa motor nyo? So ang sagot dyan is depende sa riding style nyo. Lagi ba kayong sa kalsada? Lagi ba kayong sa straight road? Yung mga dinadaanan nyo ba? Bundok ba? Yung dinadaanan nyo ba is patag ba? So dun sa mga gustong magpakapal ng gulong, mga chong, gusto magpalapad ng gulong, merong advantage and disadvantage yan. So yung advantage siya, syempre mas malaki yung itsura ng gulong, mas maganda tignan para sa sports bike and para sa mga iba naman din, ganun yung nagiging reason nila kung bakit nila gustong pakapalan yung gulong. Ang disadvantage naman yun, mga chong, is bumibigat yung gulong, bumibigat yung motor, humihina yung arangkada, nawawala yung top speed. So yun, mga chong, kaya kailangan mo siyang timplahan. So paano mo siya titimplahan, mga chong? Kailangan mo siyang timplahan ng chain and sprocket combination mo kung gusto mo magpalapad ng gulong. So para sa akin, mga chong, since 140 ako, gusto ko mag-upgrade ng 150 para medyo kumapal siya, para magmukha siyang big bike. Pero babawasan ko to. Babawasan ko yung kapal niya ng 60 para hindi masyadong mabigatan yung motor ko, para hindi siya masyadong mahirapan. Then same pa rin naman na 17. Then sa harap naman, mga chong, ang stock size ng ano ko dito is 180-17. So ganun din, 110 dito, 70 naman, then 17 pa din. So yung babawasan lang natin siya dito sa gitna kung gusto natin magpapal. So yun, mga chong. Siguro sa ganung way, di ba, mame-maintain mo pa din yung stock na bilis ng motor mo. Pero yun nga lang talaga, medyo mararamdaman mo siya na bibigat na. Okay? So yun, mga chong, since nandabanggit ko tong chain and sprocket set, kung paano siya titimplahin, next time, next vlog natin, pag-uusapan naman natin kung ano yung best sprocket combination para sa motor mo. Okay? So ngayon, ang topic lang muna natin is regarding sa gulong. So kung meron kayong question, mga chong, regarding sa gulong or regarding dito sa topic na to, comment nyo lang dyan sa baba, then sasagutin ko hanggat kaya ko. Okay? So, lumalakas na yung ulan. Eh, na yung ulan! Woo! Vlog pa din! Vlog is life! So, once again, mga chong, I think that would be it. Thank you so much for watching. This is Bri, No Chill, and I'm out! Pa!